Mahigit 10,000 residente ng Central Luzon ang tumangkilik sa balik-eskwelahan caravan na inilunsad ng Department of Trade and Industry o DTI. Sari-saring gamit gaya ng household items, food products, kitchenwares, appliances at iba pang kailangan sa pang-araw-araw na buhay ang itinampok ng naturang caravan. Sabay sa pagbubukas ng klase sa paaralan ay siya rin namang regular na pagsasagawa ng DTI sa kanilang programa na diskwento caravan kung saan nagbibenta sila ng kanilang mga produkto sa mababang halaga. Discounted na presyo o may bawas na 10% hanggang 50% mula sa original price ang mga produkto sa DTI Caravan. Layunin ng caravan na makuha sa mas mababang presyo ang mga produkto upang makatipid ang publiko. Ang programang 3-day caravan ay sinagawa sa Plaza Mayor sa Balanga City, Bataan. 4,000 mamimili ang dumalo sa nasabing programa. Nasa mahigit 1,000,000 naman ang kinita ng mga suppliers, samantala sa San Jose de Monte, Bulacan, pumenta na 1,000,000 mula sa discounted items sa loob lamang ng 2 araw na ginanap ang caravan sa lugar. Ginanap naman itong nagdaang Abril ang diskwento caravan sa Nueva Ecija at Municipal Gymnasium ng Karanglan. Higit sa 500,000 halaga ng school supplies, appliances at food items na binili ng mga residente. Sa lungsod ng San Fernando naman, nag-imbita ang DTI ng mahigit 40 suppliers ng houseware, school supplies, food products at wearables na dumalo sa diskwento caravan. Ginanap ito sa city proper area nitong nagdaang Mayo. Mahigit sa 1,000,000 halaga ng mga produkto ang naibenta. Nitong June 1 to June 2, ang DTI Zambales at ang city government ng Olongapo naman ang nagsagawa ng diskwento caravan sa Rizal Triangle ng Olongapo. Dito nasa mahigit 1,000 mamimili ang nakinabang sa diskwento ng mga produkto. Kumita rin ng halos 1,000,000 pisong halaga ng produkto sa loob lamang ng 2 araw. Ang DTI offices ng Region 3 ay patuloy na binabantayan ang halaga ng mga basic goods at kalidad ng mga produkto para masigurado na mga mamimili ang best value para sa mga natitinda at mga mamimili. Ako po si Angeline Bacani, nag-uulat para sa News 3.